nabigyan na ng introduction ni Kuya Jess yung Psalms 23. So tuloy natin, pero isang verse lang din for today. Kasi kung i-main talaga natin yung Psalms 23, talagang punong-punong-punong-puno yan. At napakahaba yan, napakahaba at napakalalim ng ating pag-uusapan patungkol dyan. So isang verse lang muna ulit tayo ngayon for our daily devotion, ating pagbulay-bulayan. Kung maghapon, ating buhay. Psalms 23 verse 4, basa. Ang sabi, yet though I walk through the valley of the shadow of death, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Yan po ang sabi. Sa Tagalog nga, Brad? Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. So glory to God. Bago po tayo magpalaot, let us pray po. Lord, salamat po once again sa iyong pong biyaya at habag for this day, Panginoon. Honorable day, Panginoon, kami muling pinako mo, Panginoon, upang magkaroon ng liwanag, Panginoon, through your word, Panginoon. Bless your word, bless your speaker, at ikaw lang po ang maitaas, Panginoon, Lord. Ikaw po ang magturo sa amin ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Lord. Pagpalain mo po ito sa buhay ng bawat isa. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. On verse 1 of Psalms, makikita natin, kahapon nga nabigyan din ni Kuya Jess, sums up the main point. Doon pa lang, Psalms 1, Psalms 23 verse 1. Kumbaga, tapos na usapan. Ito pinakilala, the author and the finisher of our faith, our Lord and Savior. We can see the title and the author of this one of the most familiar chapter in the book of Psalms. Ang sabi nga, the Lord is my shepherd, I shall not want. The rest of the verses, 2 hanggang 6, makikita natin doon ay ang detail ng kabutihan ng Panginoon, ng kanyang katapatan, ng kanyang providence, ng kanyang mga pangako, ng kanyang pagiging ama sa kanyang mga anak, pastoral and paternal care. At alam naman natin kung sino ang sumulat ng Psalms 23, familiar, kay David. At eto nga, dahil sa kanyang mga napagdaanan sa buhay, ay nakapag-compose ng kanta, the expression of his faith. Ito, he experienced the goodness of the Lord all the days of his life. The Bible described David, alam natin ang sabi sa Acts 13:22. Ayan, he is the man after God's own heart. Familiar po. So most of us are mga matatagal lang Kristiyano. So very familiar po tayo dyan, at welcome po sa mga ngayon lang din pong nakatunin. Now as we jump on verse 4, in the meantime, dahil nga ito ay napapanahon, at lagi namang napapanahon ang salita ng Panginoon, indeed, at ang banta ng kamatayan ay laging nasa buhay na ng mga Kristiyano. Sinabi ng Panginoon sa John 16:33, in this world you will face tribulation. Ano ba yung tribulation? All kinds of suffering. Dahil po sa pagsunod natin sa Panginoon, yung po ay nakaakibat na. Parang ano na yon, parang anino na nasusunod-sunod sa atin habang tayo po ay nandito pa sa mundo. But may promise naman po din yon na sinabi ng Panginoon, take heart, I have overcome the world. At sinabi niya rin po sa 1 Corinthians 10:13, if I'm not mistaken, sabi dyan ay hindi ko kayo bibigyan ng walang pagsubok na hindi gaya. Ayan, there's had no temptation taken you, but such is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will
with temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Ang Panginoon, nasa sa atin na, nasa buhay na natin. So, we have that confidence to walk in this fallen world. Lagi po natin niyang iisipin. At yan ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ang salita ng Panginoon, ang mga pangako niya na nasa ating pong buhay. Hindi lahat ng bawat sa yugto ng buhay ngayon, hindi lang ng bawat mananampalataya kundi ng sangkatauhan. Sa panahon natin ngayon, kung ating pong ililink ang pinagdaanan ng mga buhay ng mga Kristiyano noon at kahit ni particularly ni Haring David na nagsulat nito, nakaliwat kanan ang banta ng kamatayan at hindi naging madali ang kanyang pamumuhay at kahit sa oras ng katagumpayan niya ay bumagsak pa rin siya. Naalala niyo, di ba? Agdo, yung pagkakasala niya kay Bathsheba at sunod-sunod yung mga kasalanan niya doon. At ganyan po tayo mga mananampalataya, fluctuating po ang ating pananampalataya. Yan po ang makikita rin natin sa buhay ni David. And ito nga, kung ililink natin sa buhay ng bawat tao, hindi lang po mga mananampalataya, yan po, lahat po tayo ay nasa kadiliman, nasa mundong madilim. But praise God because sabi nga sa John 1, di ba, na nasa atin na ang buhay at ang liwanag, si Jesus Christ po. Jesus Christ po. Kaya napaka-importante na tayo ay may tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya ang buhay, siya at ang liwanag. Sa biyaya ng Diyos, nawa ito ay ating panghawakan at lakaran. As we know, walang taong exempted sa kamatayan at walang sinasanto at pinipili. Ito nga, yung ating crisis ngayon, ang COVID-19. Kahit mayaman ka, kahit, di ba, yung kahit nga yung prime minister sa Europe, di ba, tinamaan din. Kahit sino pa, kahit anong klaseng tao ka, may ngipin man o wala, sabi ko, mananampalataya ka man o hindi, ay tiyak lubos ang panganib na nagbabanta, lalo na kapag ikaw ay nagpabaya. Tama? So, tayo, mga mananampalataya, ina-advise tayo, di ba, we have to do our responsibility. Hindi kahit nga sa pagtanggap ng biyaya, dapat hindi tayo ubos biyaya bukas na katunganga. Ayan kasi, ngayon, wala. Di ba? Huwag tayong ganun. Di ba? Dapat we have to be responsible sa lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At eto nga sa pag-iingat, since given na nga ang banta ng kamatayan, nandito tayo sa fallen world, ay dapat po ay lubos nating panghawakan ang salita ng Panginoon dahil ito ang ating pag-asa. Alam natin yan. During this period of time na kung saan napakarami na ang under quarantine, lockdown, at ito, pagkatapos na itong yung kanilang sineselebrate dito ay magtutuloy na naman yung lockdown. At we never know hanggang kailan to. Only God knows. But we have confidence because the great one, the holy one is living in us. Yun po ang ating panghawakan. Huwag po tayong panghinaan. Kailangan lang po habang tayo ay dumadaan sa ganitong panahon, sa ganitong pagsubok, ay tayo po ay dinidisiplina rin natin ang ating sarili. At nakikidalamhati din tayo siyempre sa mga taong na lubos na naapektuhan dun sa mga namatayan at tumutulong tayo. Tumutulong pa rin tayo mga Kristiyano, given sa atin yan. We are still generous and being hospitable sa mga nangangailangan. At tayo nga dito sa ICF, di ba? Parang wala lang eh. Busy tayo sa ministry. Praise the Lord. Although, nandun yun. Hindi naman natin sinasabing mga mayayaman tayo. Pero andun yung contentment. Andun yung
joy. Nakikita mo yung kaibahan. Nakikita mo yung kaibahan. Alam na alam ni Kuya Will yan. Nung siya ay nasa kadiliman pa. Ibang-iba ang buhay sa labas ng kawan ng Panginoon. Pag nasa labas ka ng kawan ng Panginoon, that is kadiliman. Pag ikaw ay nasa loob ng kawan ng Panginoon, napaka saya niyan. Meron man o wala. Importante, may salita ka ng Panginoon. Ayan, at yan po ang pinupunto ni King David dito. Let us focus our attention sa napakarami ding mabubuting bagay na nangyayari on the other side of the coin ngayon. Yun nga, yung isang point na mas nagiging productive tayo sa mga ganitong panahon, tayong mga Kristiyano, at mas maraming pamilya ang nagkaroon ng time na magsama-sama, makausap ang kanilang mga mahal sa buhay. Usually, nagkakaroon lang ng family reunion pag namatay si lolo, namatay si nanay, namatay si tatay. Doon lang mag-uuwian galing ibang bansa yung mga magkakapatid. Kung kailan nasa kahon na si nanay. Diba? Pero praise the Lord, ngayong quarantine, ngayong lockdown, sarado lahat. Eto, may time tayo sa ating pamilya. Ating pong samantalahin, lubusin po natin yung pagsasama-sama natin sa kasama natin ang ating mga magulang, mga mahal sa buhay, mga anak. Ganun po. Dapat po, yan po ang isang magandang nangyayari sa panahon ngayon. At si Haring David, nung panahon na siya ay nasa hinahabol-habol, pinapatay-patay ni Haring Saul, anong ginawa niya? Ito, nakakapaggawa pa siya na i-express niya yung kanyang pananampalataya. Ito, nakaagawa siya ng maraming tula at mga awit. Nararanasan po ba natin yan kung kailan tayo? Kaya nga, di ba, sabi ni Apostle Paul din, "For when I am weak, then I am strong." Nararanasan po ba natin yan? Ako, nararanasan ko rin na yung kinikwento ni Pastor Jan na bibihira din akong magkaroon ng karamdaman. Hindi ako nagyayabang for the sake of the glory of the Lord. I-share ko lang. Bihira din po ako magkaroon ng karamdaman ng trangkaso, yung mga ganyan ba. Kasi kapag mas marami ka pang time magsulat. Eh kapag malakas ka, kapag minsan ganun tayo, aligaga tayo, ang dami nating gustong gawin. Eh kapag ikaw ay nakaratay, sa banig ng kahirapan, mas marami ka pang naisusulat. Yung pananampalataya mo, mas mainit, di po ba? Ganun tayo eh. Kapag may kapangangailangan tayo, mas matindi ang kapit natin sa Diyos. Diba? So, siguro, tulad nga nung sabi ni Pastor Jan, sabi siguro ni Satanas, wala sa hulog tong taong to. Kailang kahit binigyan ko na ng sakit, eh, parang mas lalo pang naging effective. Pero hindi ko po sinasabi na, hindi naman po namin sinasabi na ganun lang yon. Dapat, kung kahit tayo malakas, ngayon tayo malakas, ngayon tayo maraming oras na makapagbahagi ng salita ng Panginoon, makapag-aral, ay gawin na po natin. Huwag na po nating hintay naman na tayo ay maging lumatay muna sa banig ng kasakitan. O magkaroon tayo ng mga ganun. Katulad ni Haring David na nagtatago sa kabundukan, sa wilderness, doon pa lang din siya nakapag mas maraming naisulat. Or tayo, kapag tayo may mga karamdaman, doon pa lang din tayo mananalangin sa Diyos at gagawa ng mga devotion natin. Huwag na po natin antayin yun. So ngayon, na malakas tayo, sabi nga, maglingkod tayo sa Panginoon. Gamitin natin yung lakas natin sa paglilingkod sa Panginoon. One of the most important of all na atin pong maririnig is ano po yun? Mainly is maraming biglang naging matasali, natutong tumawag sa Diyos, at yan ay dahil sa pangangailangan sa banta ng kamatayan. Yung nga, may magandang lesson na makukuha kapag tayo po ay nasa banta ng kamatayan or kahit kasakitan pa lang, mas lalo po tayong
nag-iigting ang ating panalangin. Sabi nga, and that's the good and best result, mga kapatid, mga kaibigan. Dalangin ko lang sana nga ay tunay na ang ating paghingi ng tawad at ang hindi lang po partial ang ating paglapit sa Panginoon. Totoo tayong sumasampalataya, nagsuko ng ating buhay, nakipagkaisa sa Diyos at may ganap pang ugnayan sa Panginoon at yung ating pong covenant sa Diyos ay gawin po natin. Lagi ko pong sinasabi yan. Covenant. Ano ba yung covenant? Agreement. Meron kang agreement sa Panginoon. Nung tayo ay nagsuko ng buhay natin sa Panginoon, meron kang agreement. No? So, binigay mo yung buhay mo, ibig sabihin, may commitment ka na sa Panginoon. So, ibig sabihin nun, lalakad ka kasama niya, lilingkod ka. Kapag ikaw ay binigyan ng Panginoon ng task, you have to do it. You have to prepare. Diba? Kasi sa Panginoon mo yan sinabi. At lahat tayo accountable sa Panginoon, tayong mga mananampalataya. Ayon nga sa salita ng Diyos, He illustrated the relationship of the good shepherd and the sheep. Yan po ang ating makikita dito, mainly sa kabuuan ng Psalms 23. Dahil katulad ng mga tupa, ang bawat isa sa atin ay kadalasang naliligaw ng landas at prone sa mga panganib sa banta ng kamatayan. Tama po ba? Alam naman natin yan. Sa panahon natin ngayon, wala na. Kaya nga ako pag nag-evangelize din, pinapasok ko sa mga ganyan, sa mga common na sitwasyon at sinachallenge ko sila. Ang buhay, napaka-iksi lang. Mapalad ka na, umabot ka pa ng 60 or 80. Hindi. Mapadaan ka lang minsan sa palengke, may nagbabatuhan ng kamatis, umilag ka. Pag ilag mo, may pako, kalawang. Tinamaan yung ulo mo, natetanong ka, patay ka na agad. Sayang yung mga pinag-ipunan mo, sayang yung mga ano mo. Although nandiyan naman yung mga pamilya mo, hindi sayang, makikinabang sa mga pinaghirapan mo, diba? Sa mga insurance mo. Pero ang sinasabi ko po, maiksi lang ang buhay. Mahusay tayo sa pag-invest ng ating buhay at invest natin ito sa salita ng Panginoon. Isuko na po natin yung buhay natin sa Panginoon. Dahil hindi tayo ang may hawak ng buhay natin. Alam naman natin yan. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kung kailan tayo babawian ng buhay ng Diyos. Naalala nyo yung rich young man pool, di ba? Na illustration. Na nasa kanya ng lahat. Pero anong sabi sa kanya ng Panginoon? Kukunin na kita mamaya. So, anong magagawa ng mga kayamanan natin? Ng mga yan? Or kung ano man yung ating mga possessions, wala po yan magagawa. Dahil lang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Keep in mind that the Lord is our good shepherd. And without the good shepherd na nag-guide, nagko-comfort, nagpo-protect, nagpo-provide sa kanyang mga tupa ay malamang nakapahamakan din ang ating patutunguhan. Kaya nga po kailangan natin ng good shepherd. Kaya nga po kahit sa isang local church, meron po isang pastor na tumitingin, nag-aalalay sa atin, nag-aalaga sa atin. And that's the picture of our Lord Jesus Christ, our Father who are in heaven, na laging nakatingin sa bawat isa sa atin. Again, let us read the verse. Ang sabi, even though, sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, it talks about indeed confidence and eternal security in the presence of the Lord. Tama po ba? Even though I walk through the valley of the shadow of death, the point is, let us have confidence because we have the eternal security in the presence of the Lord and He lives in us. Kung alam po natin yan, mga kapatid, ewan ko lang, si kamatayan na matatakot sa inyo. Kaya nga sabi ni Paul, to live is Christ. Philippians 1:21, to live is Christ and to die is gain. Alam ni Apostle Paul, ito yan, pertaining yan sa sinasabi ni Haring David dito. Yan ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, at may gawa.
nakapaligid man ang mga problema at banta ng kamatayan. Walk by faith, not by sight. Yan din po sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. So how about us, mga kapatid, today? Sabihin niyo, aga-aga mo naman maner mo, Brad. Mga kami nag-aalmusal eh. Eh, pareho lang tayo. O nga, wala rin ano eh. How about us, mga kapatid? Mga kaibigan, panghawakan po natin ang mga pangako ng Panginoon, hindi yung ating mga plano. Pangako yung sinabi ng Panginoon. At habang tayo nga po ay lumalakad dito sa fallen world, tiyak at sapat po ang salita ng Panginoon. His grace is always sufficient in us. Diba? Sabi sa ni Apostle Paul, yan nga yung kanyang hiniling sa kanyang sa Panginoong tatlong beses yung mga nataong nagpe-persecute sa kanya. Sa 2 Corinthians 12:9, bro. Ayan, ang sabi niya, and he said unto me, ayan ang sagot ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. See? Mas nagiging, nadidisplay po yung power ng Panginoon sa ating mga buhay kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok. At yan din po yung punto ni Peter, di ba? Ang sinasabi niya, tayong mga mananampalataya ay dadaan talaga, padadalisayin sa apoy. Ibig sabihin, sa pagsubok. Naalala niyo yung panday, di ba? May espada, gunagawa espada. Iinitin, tapos pupukpukin. Iinitin, pupukpukin. Hanggang sa yun po ay maging finished product, kuminis na hanggang sa yun po ay pag finished product na po yun, pag mainam na yung pagkakahulma nun at makinis na, paano yung ginagawa nila? Tinatapat nila sa kanila yung espada at nakikita na nila yung mukha nila na parang salamin na sa kinis yung espada. Ganun po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Hinuhulma niya tayo, tinapakinis hanggang sa makita niya na yung kanyang sarili sa atin. Kaya po, wag po tayong kabahan sa mga pagsubok. Lakasan po natin ang ating loob dahil ang nangako ay tapat. Romans 8:35-39. This is the ultimate exhortation of Apostle Paul na sinabi sa atin. Ang sabi po, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness, danger or sword? It is written, for your sake we are being killed all the day, long we are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all things we are more than conquerors through him who loved us. So, sinasabi lang po dyan, di ba? This is my favorite verse. Hupernikaw. Ito po galing yun. More than conquerors. Ang sinasabi lang po dyan, kahit anong bagay, galing man sa langit, dito man sa lupa, banta ng kamatayan, hindi po yan makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. I am sure, tuloy ko yung basa, for I am sure, ang sabi ni Apostle Paul, for I am sure neither death nor life nor angels nor rulers, neither things, nor things present nor things to come, nor powers nor height nor depth nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God in Jesus Christ our Lord. Ang sabi po ni David sa sumunod na praise, I will fear no evil for you are with me. Indeed, it talks about confidence, salvation, and divine protection of the Lord as we walk holding hands with God in this fallen world. Always keep in mind that He lives in us. O, ito yung sinasabi, yung 1 Corinthians 3:16 yan.
ang ating katawan ay templo na ng Diyos. Kung kaya, ano pa ba ang kinatatakutan natin, mga kapatid? Ito lang bang crisis na to? Ito lang bang mawalan tayo ng trabaho? Ito lang bang baka maghiwa-hiwalay na tayo? Wala. Ang Panginoon po ay hindi hiwalay sa atin. Lagi siyang nagpo-provide. Hindi titigil ang mundo kapag wala ka na dito. Diba? Lahat, laging magpo-provide ang mundo. Ang mundo, ang Panginoong Jesus. Hindi niya tayo pababayaan. At we have that confidence in the Word of God. Yan po ang ating panghawakan. Psalms 27:1-3. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? When the wicked came upon me to devour my flesh, my enemies, my foes stumbled and fell. Though an army encamps around me, my heart will not fear. Though a war breaks out against me, I will keep my trust. Eh, kung mawalan, eto, matitindi na sinasabi ni Haring David. Eh, tayo, mawalan lang ng trabaho, di ba? Mawalan lang tayo ng bigas. Mawalan lang tayo ng makain. Kamusta kaya tayo? Kamusta kaya yung palagay natin nun? Yung walang-wala na tayo. Naalala niyo yung quote ni Corrie Ten Boom, da? Na paborito rin ni Sis Maricel. Diba? Parang ibig niyang sabihin doon, nakalimutan ko yung exact word na kung kailan walang-wala na ako, doon ko mas nakita si Jesus Christ. Parang tono rin nung sinabi ni Job. Na kung kailan dati naririnig lang kita, ngayon nakita kita. Diba? You have everything if you are in Christ because He is the source. He is the light and the light. Tandaan po natin yan. The last phrase, ang sabi, your rod and your staff, they comfort me. It talks about God's comforting instrument of protection and direction, respectively to His own sheep. Ang tanong, nasa kawan, ito po ang tanong nga, nasa kawan na ba talaga tayo ng Panginoon? Nasa kawan na ba tayo ng mabuting pastol? Or we're still outsiders, outside of the church? Examine ourselves. Ang sabi po sa Isaiah 40:10-11, behold, the Lord comes with might, and His arm establishes His rule. His reward is with Him, and His recompense accompanies Him. He tends His flock like a shepherd. He gathers the lamb in His arms and carries them close to His heart. He gently leads the nursing ewes. Nursing ewes, yung mga maliliit pa po na natupa. Yan po, ang bawat isa po sa atin. At alam niyo po yung illustration kung ano yung mga kung may familiar kayo sa pagpapastor dito sa Middle East na talagang very hands-on po ang pagpapastor. Tinatanggalan nila yan ng muta, tinatanggalan nila ng kuto, pinapaliguan, nililinis po pag lumalabas sila, nagpapakainin niya sa mga paiinumin niya sa mga still water, dadalhin niya sa mga damuhan, doon niya pakakainin. Very hands-on, lagi niyang kasama ang pastor. At kapag walang pastor, naliligaw sila ng landas. Dahil ang mga tupa nga ay may hina ang paningin, may hina ang pandinig. Pero malakas pala ang pandinig, baliktad. Mahina ang pandinig, pero malakas ang pandinig, pero mahina ang paningin. Kaya nga po yan ay larawan nating mga mananampalataya. Kaya nga po laging gumagamit ang Bible ng katagang makinig ang may pandinig. At yung sinabi sa John 10:27, di ba? My sheep will hear my voice. I know them and they follow me. So dun po. So yan po. So what? And that's the point. Now that you've heard this wonderful song of psalmist, indeed, it's a great affirmation of God's salvation, promises, and great providence. Siya ang nangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man lang.
siya ay banal at tapat. At the same time, it serves as forewarning din sa mga tupang naliligaw pa rin ng landas. Makinig na po tayo sa panawagan ng Panginoon. Diba? Ano pa ang sabi sa Isaiah? Seek the Lord while He may be found. I just hope and pray that you put your trust, confidence, and be faithful in Him. Indeed, Jesus is our good shepherd. John 10:11, He said, I am the good shepherd. In-affirm ni Jesus Christ, siya mismo, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Isa pa, sa mga katangian ng tupa, habang sila po ay naglalakad sa mga wilderness, sa disyerto, dinadala niya yun sa disyerto, may mga bandido na umaalig-aligid at may mga wolves, may mga mababangis na hayop na pwedeng sakmalin ang mga alaga niya, ang mga tupa. At yan po, nire-risk niya po ang kanyang buhay. Pinagtatanggol niya. Pinapatay niya po yung mga umaatake saka na mga babangis na hayop sa kanya. Kaya nga si Haring David, akala ng iba, si Haring David is small ano lang nung tinawag siya ng Panginoon nung siya ay bagong gawing hari, nung makilala niya si Saul. Hindi po. Nung siya ay nagpakilala, makikita natin yung account niya sa 2 Samuel, nung siya ay nagpakilala kay Saul, sinabi niya mismo, si Haring David pumapatay ng leon. Just imagine pa lang yun. Binabali niya daw yung panga ng leon. Pipitsugin ba yun? Eh ngayon, baka nga lang sa ano, kahit nga nakakulong yung leon, nakakatakot, di ba? Tignan mo si David. Because that's a picture of Jesus Christ himself. Diba? Na kanya pong dinisplay sa buhay din ni Haring David. Ayan po ang ating Panginoon na sinasamba at pinaglilingkuran. Tayo po ay pirinoprotektahan ng Panginoon habang tayo po ay naglalakad pa sa mundong ito. So indeed, it's a good news na ating malaman na tayo po ay may good shepherd. So sa mga ngayon lang po nakarinig ng mapagpalang balitang ito, salita ng Panginoon, ngayon kung wala pa po kayong ganap na relasyon sa Panginoon, it's about time to repent. Repent, ibig sabihin magsisi and believe in the gospel. Manampalataya po kayo sa salita ng Panginoon, sa ginawa ng Panginoon 2,000 years ago nung siya po ay nag-suffer hanggang sa mamatay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ang puot ng Diyos na paparating na sana ay ikaw at tayo. Na sana po tayo po ang lahat tayo papunta sa ng impyerno pero tayo po ay niredeem na po ng ating Good Shepherd. Siya po ay namatay para sa atin dahil upang pagbayaran ang mga kasalanan. And glory to God, honor and praise, sana po ay kayo po ay magsuko na ng buhay sa ating Panginoong Jesus doon po sa mga ngayon lang po nakarinig. Maraming salamat po. At yan po ang ating maiksing devotion for this day. Let us pray. Father Lord, thank you for this day once again. Sa iyo pong mapagpalang salita. You are our good shepherd. At tulungan at gabayan mo po kami, Panginoon, patuloy as we walk in this fallen world. Indeed, wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Ang buhay namin, Panginoon, ay maiksi lang at tunay kami mga tulad ng mga tupa, Panginoon, na kung walang mabuting pastor na magtitingin, magagabay sa amin, Panginoon, ay magkakanya-kanya muli kami, Panginoon. At kaya, Panginoon, ikaw pong patuloy na magbigkis sa amin. Bigkisin mo po kami ng iyo pong pag-ibig, Panginoon. Kaabagan mo po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo pong mga pangako, Panginoon. Salamat, Lord, sa Book of Psalms, Panginoon, na indeed nakita namin, Panginoon, ang iyo pong kabutihan, Panginoon, ang iyo pong mga pangako sa amin, Panginoon. Na sa mga ganitong panahon, Panginoon, na most of us, Panginoon, ay parang naguguluhan, Panginoon, kahit mga mananampalataya na. At
nandoon, Panginoon, nang pag na patuloy namin na narinig at napag-aralan at panampalatayanan ng iyong salita ay naroon ang confidence, Panginoon, na at ang kagalakan, Panginoon, ay narito pa rin sa amin. Bagamat karamihan sa amin ay salat, Panginoon, ay may mga pangangailangan na at kumbaga kulang, Panginoon, ay naroon ang aming pag-asa sa iyo, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ay you are the source of everything. You are the life and the light. You are our good shepherd na nangakong hindi mo kami iiwan ni pababayaan man lang. And help us, Lord, to strengthen our faith, Panginoon, na patuloy kaming sumunod sa iyo, Ama. Salamat po, Lord. Once again, bless the rest of the day. Bless the fellowship. Bless the work of our hands ng bawat isa. At ikaw lang po ang patuloy naming mapapurihan, mapasalamatan sa bawat sandali ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.